Hi guys. Dito rin nila ngayon guys. Dito kami ngayon nag-aaral kami ng gawin namin sa research namin para bukas. Sana tulungan nyo kami guys. PR 1 man to pero pasado namin sila seryoso kasi para sa grade namin to. Para sa darating na 4th grade. Sana naman. Alam nyo na. Kung gusto nyo makatulong, like and share lang guys. Subscribe kayo. Kung gusto nyo ma-notify sa aming mga vlog, just click the bell. Pakinggan natin sila. Pero sabi ni, ang ginawa kayo ni Bob, at kayo basta magkakamak ng research. Kung tama yun guys, hindi niya pinag-isipan. Tama yun sinasabi niya. Okay, kayo tapos mabuti. Ang ginawa ko sila rin naman, ngayon, nangyayon na sila ng suggestion. Ano, hindi lang yung pwede sa pwedeng sila. Pwede yun dun sa mga estudyante na wala mga ama. Parang wala sila ng tatay. Oh, tama naman. Sino yung mga wala ng kasi kung ano. Kung ano, diba yun yun. Means kung sa pamilya is walang ama. Karaniwa kasi pagka walang magulang. Walang magagabay sa iyo eh. Tama ba ako guys? Pangalawa ka, di ba? Ganito ko talaga yun. Guys. Parang patulad sa iyo. Tama ba ako? Mababatay ka sa mga mga ganon. Pwede yun. Pwede yun yung concept na pag-aralan. Yung pwede sa atin. Doon pa lang. Marami lang pwede yung makuha ng informasyon. Dahil marami mga suggestion na sinali na kailangan. Pero alam mo, guys, pero alam mo, isang dahilan kasi niyan. Pag yung nagiging batang ama, batang ina, kasi dahil sa pamilya din, hindi nagagabay masyado yung ng magulang. Don't. Diba? Hindi. May tendency ganun kasi kaya sila nagpapamilya kasi. Pasukan yung mga talambuhay, pasukan mo yung mga personal pananaw nila. Ang kumbaga lang is, yun niya yung sasabi ko. Kaya sila naging batang ama, batang ina, kasi nga, dahil din sa pamilya nila, kasi kadalasan, di sila nabibigyan attention, kaya naghanap sila ng pagmamahal sa iba. Diba, may ganun, diba? Kaya nagkakaroon ng maagang pagbubuntis, maging maagang pagiging ama, kasi naghanap sila attention, magmamahal sa kanila. Kasi yung karoon yung problema, diba? Aking kawata na kasi ako, dahil sa ano, sa amin, marami kasi yung mga bata nga ba, bata nina. Yung mga edad na, siguro na sabihin natin nasa 15. Yan, bata pa yun, di ba? Kasi na, nagpapabili sila kasi nadadaan sa tukso. Hindi naman kasi inaano ng magulang, masyadong hindi tawag ito. Di sila pinapantayan, di sila pinapansin. Kumbaga, pinababayaan sila kung anong gagawin nila sa buhay nila. Kaya nagiging nagkakaganon. Eh, pag nandyan na, gagaya sila, pero yung magagawa ba sila? Hindi naman pwede ipalaglag ang bata kasi kasalanan yun. Tama mo ba, di ba? Ano ba? Ikaw, ano sa isin mo? Ganito kasi yan, guys. Kaya kami nag-uusap dito ngayon. Kasi nga, pinagmimitingan namin yung mga gagawin namin bukas. So, ngayong hapon na to, ngayon, pinag-uusapan namin to kulo sa nangyari nga nung nakarang araw na defense. Tungkol yun sa maagang pagiging ama. So, halos naman lahat, di ba? Ay nakakaranas ng ganyang sitwasyon. So, ikaw, ama na rin. So, ako, ama na rin ako. May anak na rin ako. Pero joke lang. Bilang isang ama, siyempre, mahirap, maghihirap maging ama. Kasi nga, obligado ka na gampanan yung anak mo. Lalo na wala pa yung nanay niya na si secret na lang yun. So, ayokong sabihin kasi nga, kung napapanood niyo man tong vlog na to, so, alam mo na yun kung sino ka. So, ayun nga, kaya kami nagsasagawa na itong meeting na to. Yan, kaya nagsasagawa kami ng meeting na to kasi nga, para nga maiwasan natin ng pagkakaroon ng malabong usapan. Kasi nga bukas will be a research defense. So, ayan, chat na si Risa. So, reply mo na muna, Joey. Mas mamaya mo natin tutuloy itong video na to at patuloy kayo manood sa aming mga susunod na video and we will continue for second or minute.
Thank you guys for watching and subscribe, and don't forget click the notification channel para ma-update ka sa mga videos and mga challenge namin na gagawin. So bye guys, see you mamaya. Yes.